Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana lahat kayo okay lang. O, alam ko po na lahat tayo ay interesado sa darating na senator election. Ano po? Ngayon 2025. At nakita na natin ang mga nag-file ng candidacy. Napakarami, ano po? Alam niyo po, sa liit ng Pilipinas na ito, ang daming nakaka-interest ngayon sa pasweldo natin, sa mga wala namang kwenta, natatakbo, at pipilitin na manalo sa pamamagitan ng tamis ng dila at magagandang salita. Alam niyo mga kapatid, pagdami ng pinasisweldo natin, pagdami at paglaki ng gastos natin. Bakit? Sa ating kinukuha pampasweldo sa mga hudas na yan. Pero ang daming nagka-interest, di po ba? Mapipili mo lang o mabibilang mo sa daliri ang matitino. No, mga kapatid? Ang akin pong maia-advise ngayong eleksyon is maging matalino po tayo sa pagboto, bantayan ang ating boto, usigin ang COMELEC kung sakaling magkakaroon ng dayaan, iparamdam natin kung sino ang ating napupusuan na iupo sa ating gobyerno. Alam niyo po, hindi po natin kailangan ng artista. Hindi po natin kailangan ng mga papagkunwari, ang mga sinungaling, ang mayayaba, ang mga mukhang pera, ang mga kawatan, at ang mga sinungaling, ang mga walang respeto sa kapwa, ang mga bastos sa gobyerno. Hindi na dapat mapaupo ang mga taong yan. Sapagkat sila na ang pinapasweldo natin, tayo pa ang dinudulutan ng kahihiyan. Di po ba? Napakarami rin po ang ginagamit ngayon. May mga taga social media influencer pa na alam naman natin na talaga namang kahit karapatan nila ang mag-file ng COC. Hindi naman po ang politika ay isang laruan, di ba? Alamin din natin kung saan dapat lumagay, kung saan tayo nararapat. Karapatan naman ng bawat isa ang kumandidato. Yun nga lang, sana siguraduhin na ang hahawakan ay politika. At ang isang politiko ay hindi dapat na magsasabi lang kung ano ang kanyang kakayahan. Dapat alam niya rin kung ano ang kanyang kasasapitan. Tayo po mga kababayan ay magpapasweldo na naman sa isang tambak na senador, isang tambak na kongresista. Pero mga kapatid, tingnan niyo naman yung mga nag-file. Yung team ni Duterte, yung team ni Marcos, lahat sila trapo. Alain nyo, isisigaw ni Sara Duterte, wag daw isigaw ang trapo. Eh, di ba siya'y trapo din? At eto na nga, yung apo ni Duterte na may-ari ng 7-Eleven ay tila po nag-uumpisa na rin. Nag-file na ng candidacy. Di po ba iyan ay isang pahiwatig na talagang pasa-pasa lang ang kanilang posisyon, ang kanilang pag-i-interes sa politika. Mga personal interest na po ito. Baka po ang 7-Eleven itambak na sa Pilipinas hanggang sa pati yung maliliit nating mga kababayan na may mga tinda-tindahan dyan, mawala na ng kita dahil mapupunta na rin sa kanila. Dahil 24 hours ang open ng 7-Eleven. So, paano na yung mga karatig nila na tindahang maliliit na gusto rin namang kumita? Yan po ay isa sa pananabutahe sa mga naghahanap buhay. No? At ang apo ni Duterte ay magsisimulang tumakbo bilang city councilor ng Davao. Pagtapos ng city councilor, ano naman ang susunod? Mayor, vice mayor, ano ang susunod sa national na?
Yan po yung style na bulok ng mga politiko kapag ibinoto pa natin ang mga trapo na to. Tayo po ang mga labag sa mga trapo na tumatakbo. No? Anti-dynasty po tayo. Kaya po, hindi na dapat ibinoboto si Tambaloslos, si Gurgur, sino pa? Si Robin Padilla, si Bato, no? Si Philip Salvador. Ano makukuha natin sa mga yan? Si Bongo, dati lang tagabili ng tinapay ni Duterte. Ano ba mga nagawa nila sa ating gobyerno? Wala. Tumanghod, umiwas sa mga investigasyon, no? Ayaw makisausaw sa mga bagay na tinutuligsa ng kapwa senador. Gaya ni Lito Lapid, yan ba ay humarap sa mga investigasyon? Yan ba ay nag-imbestiga din? Yan ba ay nagtanong din? Hindi. Alam niyo po, wala na eh. Wala nang kasaysayan na magagawa ang mga iyan sa ating gobyerno, kundi maghintay ng sweldo. Magpayaman, mangupit, yan. Yan po ang talagang pakay nila. Dahil nakita nila na umubra ang mga walang alam. Kung kaya't sila man ay gumagaya na rin. At yan nga po, nagpapahawak sila sa malalaking politiko na kayang-kaya silang gamitin. No? Yan po mga kapatid, ang aking senaryo sa eleksyon na to. Kaya dapat po, maging matalino tayo sa pagboto. Kung maaari lang, kahit hindi gwapo, kahit walang pera, basta walang record ng pagnanakaw, walang record ng pagpatay ng tao, ng kapwa Pilipino, at nakapag-aral, matalino, may respeto, at maaasahan natin na talagang kikilos at alam ang lahat ng ginagawang kasamaan ng mga nasa kadiliman at kasamaan na umupo ngayon bilang senador at kongresista. Sana mga kapatid, iboto natin ang tama at mabuting kandidato. Salamat. Good morning.